Hello guys, bali na putol kanina ha, naputol yung kwento ko guys, sa nauna na na-upload guys. Naputol yung kwento ko tungkol sa yung mga gabay na yan guys na sinasabi ko sa inyo. Yan guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo guys, na kumbaga ako guys ha, yung gabay ko guys ay lalaki. Yan guys, na-share ko na kanina sa inyo. Ha, gabay ko guys ay isang lalaki. Lalaki guys, na bali nakuha ko pa ito guys, ang gabay na to guys ay nakuha ko pa sa Cebu. Yun nga lang guys, ay kumbaga, yung gabay ko na yan guys, ay nagkakagusto sa akin. Kumbaga may gusto siya sa akin, kasi nung time na yun, nung nakuha ko ito guys, ha, ay nakahiga ako guys, tapos ngayon gusto niya akong halikan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, pero natakot ako guys, dahil pikit ang mata ko nun. Kitang-kita ko siya guys, na nakahiga ako ng ganyan, ano. Tapos yung mukha niya naman, ay nilalapit niya sa akin ng ganyan. Buti na lang guys, bigla kong dinilat guys yung mata ko. Nakikita siya guys nang sa third eye ko. Dahil guys, ang may third eye, kahit nakapikit ka, ang mata, ang nakakakita dyan ay yung third eye. Yan guys, nakitang-kita ko yung mukha niya, na alam nyo guys, sa totoo lang, yung mukha niya guys, ay ano, kumbaga, hindi kagaya ng mukha natin, kagaya ng sinabi ko sa inyo ha, naputo lang kanina. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, is ganon. Pero yung buhok niya guys, sa alam natin yung buhok ni Papa Jesus, di ba, na parabang hanggang dito na hindi siya nagsusuklay. Ganon din, yung parabang basa ang buhok niya. Ganon guys, ang ibig kong sabihin na hindi siya nagsuklay. Pero wala naman siyang amoy guys. Yan guys, ang ibig kong sabihin, wala siyang amoy na sabihin mabaho. Hindi siya guys mabaho. Yun nga lang guys, ang mukha niya ay nakakatakot. Hanggang sa doon, nakiusap ako guys, na sabi ko, wag na magpakita sa akin, magparamdam lang sa akin. Ganun guys, kaya kumbaga isa yan guys sa mga dahilan kung bakit talagang alam niyo sa totoo lang, talagang medyo, talagang mailap guys ang swerte sa akin. Yung swerte guys pagdating sa love life, yung ganun guys, kasi ano guys, hinaharang nila guys. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi siya talaga yung pinaka, kumbaga, pinaka gabay ko na pinaka, kumbaga, mas nakadikit sa akin. Kumbaga, nakadikit sa akin. Kasi guys, ito guys, na-observe ko ito guys. Ha, nung nasa Cebu ako guys, ha, bali nung nasa Cebu ako guys, na ano ko ito guys, na talagang alam sa totoo lang. Yung ama ng anak ko is minsan pupunta yan sa amin, dadalaw yan sa amin. Ngayon guys, alam niyo ba kung ano guys ang ginagawa ng gabay ko? Minsan guys ay kinakalabit siya ng ganyan o kinakalabit siya. Kaya natakot talaga guys sa kanya. Yan guys, tapos ngayon nagpapakita ito sa kanya na nakasimangot. Kaya sinasabihan niya ako, andyan na naman yung gabay mo, nakasimangot. Yung parabang nagagalit siya guys kapag parang pag may bumibisita sa akin guys, nagagalit siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin, nagagalit or nagsisilos siya. Maraming basis na guys eh, kumbaga tinatakot niya guys, yung tao na pumupunta sa akin. Yan guys ha, yan pa guys ha, kumbaga sa Cebu yan. Mahaba kasi ang kwento guys, kung ikikwento ko sa inyo lahat. Kaya medyo ano. Tapos ngayon guys, dito naman guys sa kundo, yung ano na yun guys, yung kwento ko sa inyo, nangyari yung sa Cebu. Sa kundo din, yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos dito naman guys, sa kundo ko guys sa Maynila, yan guys ang ibig kong sabihin. May nagbisita sa akin dati guys, kaya talagang hindi na ako guys tumatanggap ng mga bisita, yung ganun guys. Hindi ako tumatanggap kahit sino, kaibigan ko pa yan guys, o kahit na sino, dahil ang buhay ko talaga guys ay mahiwaga. Kumbaga mahiwaga ang buhay ko. Tapos ngayon guys, ha, eto pa guys ha, may kaibigan ako guys na isa kong followers guys, na talagang kumbaga ang turing niya sa akin guys ay talagang tita niya ako guys. Kumbaga talagang kadugo. Yan guys. Ganon din guys kasi medyo bata pa siya. Kadugo din ang turing ko sa kanya kasi sobrang bait niya. Yan guys. May followers ako. Kumbaga nakita din niya ako sa YouTube. Tapos ngayon talagang denayo ako nito. Nakiusap sa akin talaga. Yan nga lang guys ang nangyari. Nung pumunta siya dito guys, alam niyo sa totoo lang talagang namutla siya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Talagang takot siya guys. Lalo na nung gabi na. Yun talagang kasi medyo may malakas din na, may kakayahan din siya sa spiritual. Na talagang nagparamdam sa kanyang mga alas-ais na medyo nandito pa siya noon kasi panay ang kwentuhan namin, ganyan, gusto niya matuto sa spiritual. May mga problema siya na dinaing sa akin, yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon alam niyo sa totoo lang talagang dumating ang time na namumutla na siya. Gusto na niya talagang umuwi, talagang mga kaibigan niya, tinawagan niya, gusto kong umuwi. Ora mismo ganito, ganyan.
Pero naaano ako kasi sabi ko, bakit ganun? Yung pala guys, ay ano guys, kumbaga pinaparamdam na siya guys na nandito ka sa teritoryo namin, hindi ka na makakawala pa. Para pang ganun guys, talagang takot na takot siya nun guys. Oo, talagang grabe. Tinakot talaga siya guys. Tapos ngayon, nagpaparamdam pa ito sa kanya guys, dyan sa may pintuan ko guys, ha? Na nandiyan nakabantay siya. Ganun guys, talagang kasi may kakayahan din siya, medyo may third eye din siya, medyo may kakayahan din siya sa spiritual. Yan guys, kaya kumbaga alam niyo, pasensya na talaga kayo kung hindi talaga ako guys nag-i-entertain ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi baka magsisilang kayo. Ganun guys, magsisi kayo sa takot. Ganun guys, ang ibig kong sabihin. Tapos eto pa guys ha. May nakabali, may nakadalaw din dito guys sa akin na ano guys, kumbaga ang anak niya guys ay kumbaga talagang followers ko na talagang kumbaga gustong-gusto ako. Yan guys ang ibig kong sabihin. Bali nakarating dito yung daddy niya kasi bali guys nakarating sila dito kasi ano guys, kumbaga sinundo kami ng anak ko. Yan guys kasi nga ganito ganyan. Gusto nila akong na makausap ng maayos pagdating sa spiritual. Maraming mga bagay na mga pagdating sa spiritual ang ikinonsult sa akin. Yan guys. Pero yun guys ay talagang nagpakramdam din sa kanya. Kasi siya guys ay malakas din siya pagdating sa spiritual guys. Malakas at ito guys ay nagparamdam sa kanya na talagang meron kami ditong kasama. Hindi lang daw siya nagsalita dahil baka daw matakot kami. Pero hindi niya alam na alam ko lahat guys ng ano dito sa condo na to. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero kapag meron kayo ganyan guys, sa masyado ng mahaba ang kwento ko ha. Maraming kababalaghan dito. Tapos ngayon guys, alam nyo sa totoo lang, kapag may mga importante dito na halimbawa kunyari lang, yung tubig ko is naiwanan ko na ito guys ay bukas yung tubig ko. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin. Minsan kasi guys, na ano ko guys, ito na, Diyos ko, ilang araw kami hindi pumunta dito guys. Yung tubig ko pala guys sa CR ay talagang umaagos. Para bang may nag-aano sa akin niya na pumunta ka sa kondo ngayon araw na to, pumunta ka. Kinukulit talaga ako guys. Yun pala guys ay may mga nangyayari na dito guys na hindi maayos. Halimbawa, yung tubig ko pa na inaagos sa CR. Wala akong kaalam-alam dahil bihira ako pumunta dito guys. Dahil pumupunta lang ako dito guys, yung kapag pagod ako, yung kailangan ko magpahinga, mag-relax, yan. Tsaka lang ako dito pumupunta. Yan guys, pero pag busy ako sa work ko guys, is hindi ako dito pumupunta. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kung ano man yung nangyayari dito, talagang alam nyo sa totoo lang, talagang pinaparating nila ito sa akin na kailangan kong pumunta. Kaya ako guys, kahit na wala sa oras ng pagpunta ko, talagang minsan, talagang napapapunta ako dito. Yung pala sabi ko, naku, yun na naman pala. Kaya pala may humihila na naman sa pa ako. May umaano sa akin na pumunta dito. Yun pala ganito ganyan. Yan guys. Kasi guys, ang mga yan guys ay nakakatulong yan guys ha. Kaya kumbaga huwag kayo matatakot sa mga ganyan. Kaya ako, hindi ako takot eh. Hindi ako takot sa mga bagay na ganyan ha. Hindi ako takot. Sa totoo lang guys, is nagtatawag pa ako ha. Tuwing alas 6 ng hapon, nagtatawag pa ako. Kahit mga kapitbahay ko dyan kung sino man yan na mga nandyan guys na mga elemento or espiritu, basta mabait sila guys ay talagang welcome sila sa akin. Ganun guys ako, hindi ko sila kinatatakutan guys ha. Hindi natin yung katakutan dahil sila guys ay nakakatulong pa. Dahil ako guys, pag nag-aalay sa totoo lang, kinakausap ko sila. Nandyan sila, nakikinig sila sa akin, kinakausap ko sila, na yung protection ng kami ng anak ko, yung bigyan kami ng swerte, yan guys, talagang yung mga kahilingan ko naman sa kanila, binibigay nila. Kahit ako guys, syempre, si God ang pinaka-una sa lahat. Kumbaga siya ang pinaka-pinuno sa lahat kung bakit naibigay sa akin ang blessings. Yan guys, ang kinakausap ko talaga sila na tulungan ako sa aking hanap buhay. Yan guys, kumbaga talagang ibinibigay nila. Ganun guys, ha. Kaya kumbaga pag may mga ganyan kayo guys sa bahay ninyo, huwag kayo matakot sa mga ganyan. Kapag hindi naman ito nananakit sa inyo or nanggugulo ha. Dahil sa halip sila guys ay nakakatulong. Ganun guys sila. Kagaya na lang guys kagabi. Alam nyo, yung aircon ko kasi guys is syempre magdamag yung aircon ko. Magdamag yung aircon ko kasi ano eh. Kapag syempre hindi naman kami pwede magbukas ng pintuan. Nandito kami sa kondo tapos nakabukas ang pintuan mo para may hangin.
kaya kumbaga sarado kami lahat. Ngayon guys, sa lamig ba naman guys, alas 3 ha. Alas 3 ng madaling araw, mga 3:30 yung 3:20. Kasi pag mga ganyan guys na mga oras, yan guys ay nandyan sila yan. Yan ang kalakasan guys na nandyan sila, or kaya 12 ng hating gabi or alas 3 ng madaling araw. Yan ang kalakasan pagdating sa spiritual. Tapos ngayon guys, alam nyo ba na talagang sa lamig ba naman ang panahon ay biglang may tumapik sa akin ng ganyan. Katabi ko yung anak ko. Tumapik ng ganyan, tinapik ako guys ng 3 beses. Mainit ang kamay. Yan guys, hindi malamig. Dapat malamig ang kamay niya. Mainit ang kamay. Talagang nagising ako guys. Dahil ako guys, kunting tapik lang sa akin guys, ay nagigising ako. Yun guys, pagising ko guys, patay ang lampshade. Kaya pala tinapik ako. Yan guys, ang ibig kong sabihin dahil yung lampshade ko is nakapatay. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos nagising ako. Talagang nahirapan na ako makatulog guys. Pero nagkaroon ako ng kunting takot. Siguro mga 10% lang. Ganun guys. Kasi hindi naman ako natatakot sa kanila guys eh. Kasi sa totoo lang ha, talagang kinakausap ko pa sila. Kinakausap ko sila, lalo na pag nandito kami, kinakausap ko sila, magbantay sila dito. Kasi lagi talaga ako dito guys, wala. Yan. Pupunta lang ako dito pag magpapahinga ako. Yan guys, pagpagod ako, pag stress ako, yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga yan guys, kaya kumbaga talagang hindi ako guys nag-i-entertain ng bisita guys, na sabihin na pumunta dito sa akin, ganun guys. Alam nyo sa totoo lang, kahit mga kapatid ko ha, kapatid ko walang nakapunta dito sa kondo ko na kapatid ko, or kahit nanay ko kasi medyo matanda, kahit kaibigan ko guys o relatives ko walang nakapunta. Ay, yung nakakapasok lang dito guys sa akin, minsan halimbawa magpapakabit ako ng bed, mag-deliver ng bed, yung sofa, yan, mga salamin ko sa paligid, magpapakabit. Yan guys, silang guys, yung mga gumagawa lang sa loob ng bahay, sila lang ang nakakapasok dito. Pero yung sabihin na mag-entertain ako guys talaga ng bisita guys, is yun lang talaga guys, dahil hindi na ako guys, dahil lahat sila guys ay natatakot. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, wag nyo silang katakutan dahil sila guys ay nakakatulong ha. Mag-alay kayo tuwing alas 6 ng hapon. Dahil yan guys ay nakakatulong, subuko yan guys at marami ang gumawa niyan guys na yung pag-aalay. Hindi lang ako ang gumagawa niyan guys, marami yung iba mga politician, yung iba mga artista, mga alam yung mga bagay na ganyan guys, mayayaman, alam nila kung paano mag-aalay. Yan guys ginagawa dahil nakakatulong talaga yan guys ha. Kaya kumbaga kaibiganin, huwag kayo guys na sabihin na lang magpausok kayo ng kamanyang sa loob ng bahay kung alam nyo na meron kayong mga kasama na hindi naman kayo pinakikialaman. Yan guys ang ibig kong sabihin, wag kayo magpapausok ha, kasi parang pinapalayas nyo na rin sila. Yan guys, ako guys, yung incense stick na kulay yellow, dahil yung kulay yellow guys ay kumbaga yun guys ay pera. Yan guys ang pinampapausok pag umaga ha, umaga yan, kahit nasaan ako lagi ako nagpapausok ng ganyan. Yan guys, kumbaga huwag niyong katakutan. Marami guys, marami ang hiwaga sa buhay ko ha, sa mga bagay na spiritual. Sobrang dami, kaso mahaba masyado ang kwento ko. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all. Ha, yan lang guys. Basta pag may mga gabay kayo, alagaan niyo yan guys, dahil yan guys ay magdadala ng swerte sa inyo. Yun yan lang guys. Ang gabay ko ay medyo siloso. Yan guys, kaya kumbaga hindi ako siniswerte sa love life. Yan lang guys, hindi lang yan isa na kasama namin dito guys, hindi lang sila isa. Marami sila, yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, yan lang guys, thank you guys, I love you all, bye.